pinasok po yung bahay, tapos po ano, nilaglaguhin lahat ng cabinets, nahato ng papel, nakapaktak sa sahig. Pero wala naman pong nawalang importante. Mahirap naman pong magpintam, kaya lang nag-report na rin ako sa police at sinabli ko yung pictures. Kasi ho, medyo suspicious po yung timing. Ano po yung timing na sinasabi niyo, ma'am? Naghihiling po kami sa Sandigan Bayan at ako po yung witness doon. Dalawang beses na pasok. Yung una po, wala naman pong nawala. Yung pangalawa ho, ay meron pong nakaano na police, so na prevent. Noong mga panahon na yun, ano ho yung pakiramdam ninyo, ano ang hinahanap kung sino man yung pumasok doon? Kasi ang simula ho nito, yung confirmation pa, tinatanong ho ako, ano, saan ka nakatira? Sabi ko po, confidential po. Tapos tinanong po, bakit anong confidential sa address mo? Then binigay ko po yung addresses. And then after that po, niransak ko yung bahay. Siguro ho, meron silang hinahanap or siguro ho, meron silang gustong iparating sa akin. Isa po doon sa aming hinaharap ay nawala po yung original copy ng Makati report na ipinasubmit po namin sa ombudsman. Eh siguro baka nag-iisip sila na ako ang nagtatago ng original copy po. This morning at 6:10, I received a call. Ayaw ko na pong i-discuss yung details kasi po ongoing ang investigation. Kung ako po na may power at may position ay tinatakot at pinipressure, paano po mga auditors natin na katulad nila? Sino po ang akusado doon sa Sandigan Bayan kung saan kayo testigo? Aba po na aking pagkakaalam, ang mga akusado po, yung pong mga nakapirma po sa purchase order. Doktora Elenita Binay, yung pong dating head ng BAC na si Engineer Aspillaga, si Nick Santiago po, napatay na, si Luz Yamani po at Dulce Cruz. Yun po yung abot ng aking nakakayap na nare-remember.